Hello. Magandang araw po mga kaibigan. Well, gusto niyo ba ang isang video, isang story na makapagpapataas ng inyong moral? Ito ay isang story na very inspiring. At natitiyak ko na ito ay kapupulutan niyo ng magandang aral. Ito po ay isang story. Isa pong success story na isang taong nagpursi. Siya po ay nagmula sa grassroots at siya ay nagsumikap para po mapaunlad ang kanyang kabuhayan. Yes, ang matutunghayan yung video na ito ay makakapagbigay sa inyo ng napagandang halimbawa ng isang tao na walang hinangad sa kanyang buhay. Wala po pagkabata. Siya po ay nangarap para mapaunlad ang kanyang sarili, unang-una. At pangalawa, ang kanyang buong pamilya. Lalong-lalo na sa kanyang minamahal na ama. Ito po, bago natin panoorin ang video na ito, hinihiling ko po muli sa inyong mga minamahal kong subscribers na please lang, ipagpatuloy niyo ang panonood ng lahat ng aking mga videos. At sa mga hindi pa nag-subscribe, again, nakikiusap po muli ako sa inyo. Suportahan niyo naman ang aking channel para po lagi po tayong magkakasama-sama at magbabalitaan. At ipinapakiusap ko pa rin na pindutin niyo po ang notification bell para po pag may bago akong video, kayo po ang unang makakaalam. Maraming salamat po. Ngayon, bago po tayo magpatuloy, bago natin tunghayan ang napakagandang istorya na ito, intro muna tayo. Kagaya po ng nabanggit ko sa aking intro, ito po ay isang success story at natitiyak kong ito ay magiging inspirasyon sa inyo. Ito po ay istorya ng isang nilalang na taga Mindoro na mula pa pagkabata, siya po ay nagkaroon ng napakaraming pangarap sa buhay. Ito ay walang iba kundi si Gian Villacrosis. At the age of 7, pinangarap na niya na magkaroon ng sariling lupa, agricultural land, para po mapaunlad niya ang buhay, ang kabuhayan ng kanyang pamilya. Alam niyo ba kung anong ginawa niya? Well, sa 6 magkakapatid, 2 lang po silang babae. Ang 2 babae na ito, na magkapatid, ay nagpursiging pumasok sa kolehiyo. Samantalang ang kanilang 4 na kapatid, mga puros lalaki ito, ay hindi po nagpagpatuloy sa pag-aaral dahil po nakatutok sila sa pagtulong sa kanilang ama sa paglilinang ng kanilang, actually hindi sa kanilang bukid ito. Hindi nila pag-aari ang bukid na kanilang sinasaka. Sila lang po ay nagre-renta ng lupa at ito ay sa pamamagitan ng pamumuno ng kanilang ama para lang may dulot siyang pagkain sa kanilang hapagkainan. So ito po ang ginawa ni Gian at ang kanyang kapatid na babae. Actually, si Gian ay ang bunsong anak. Nagpatuloy, nagpursigi po silang mag-aral. Ito, in particular, si Gian ay pumasok sa Mindoro State University. Ito po, habang nag-aaral, problema pa rin ang kanyang kinaharap. Alam niyo kung bakit? Dahil po, sa kakapusan ng pera ng kanyang pamilya, naghihirap sila sa pagbabayad ng kanyang tuition fee sa mga computer rentals, mga project ng eskwela
kailangan mo na iba pang bayarin. Up to the extent na ang kanyang mga magulang ay parating naghahanap ng mga taong pwedeng tumulong sa kanila ng pinansyal na bagay. Gayunpaman, maski ganito ang dinanas ni Gian sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Siya ay nakapagtapos ng kolehiyo sa kursong BS in Agriculture, Major in Crop Science sa Mindoro State University way back 2019. So, laking tuwa po niya dahil siyempre, nasa kisino po. Natanggap niya ang kanyang diploma. Katunayan na siya ay nakapagtapos sa kolehiyo. Siyempre, hindi lang siya natuwa. Pati mga kapatid niya, mga magulang niya, ay nagalak ng husto sa kanyang narating. Pero hindi po dito nagtatapos ang kanyang, sabihin natin, simula ng kanyang tagumpay. Simula ng kanyang reward sa kanyang pagsusumikap. Kasi po, ang Department of Agrarian Reform sa pamumuno ni Secretary Conrado Estrella III, meron silang patakaran na sinusunod. Halimbawa, ang Executive Order Number 75, Series of 2019, at DAR Administrative Order Number 03, Series of 2020, na ito po ay naglalayon na ang lahat ng mga kwalipikadong agriculture graduates ay mabibigyan ng lupang kanilang sasakahin. Ayon pa kay Secretary Estrella, ang layunin, isa pang layunin ito ay para mapaunlad ang kabuhayan ng mga pagsasaka. Dahil sila po, ang mga magsasaka natin ay sila po ang food provider ng ating bansa. Dahil po sa kanila, kaya nagkakaroon tayo ng mga pagkain sa ating mga hapagkainan na ating napagsasaluhan. So, isa namang tagubilin ni Secretary Estrella sa mga nakatanggap ng lupa from DAR, ang tawag po sa kanila ay agrarian reform beneficiaries, ay dapat naman pag-usayan nila ang paglilinang ng lupang natanggap nila mula sa gobyerno. Kasi ito, ayon sa kanya, ito naman ay para sa kanilang sariling kaunlaran at kapakanan. Yes, mga kaibigan, isa si Gian Villacruzis, well, sa kanilang probinsya, there were 228, kung di ako nagkakamali, na ARBs or Agrarian Reform Beneficiaries na nakatanggap ng lupa mula sa gobyerno. So, sa panahon na yon, natupad na ng isang musmos. Iho ba nabanggit ko kanila? At 7 years old, dahil siya po ay maagang nasabak sa bukid, si Gian. At 7, di ba, sabi ko kanina, pangarap niyang magkaroon ng sariling lupang sakahan. So, ito, nandito na po ang katuparan ng kanyang musmus na pangarap. At morning kay Gian, sabi niya, kanyang pag-uusayan ang paggamit ng lupang ito para mapaunlad ang kabuhayan ng kanyang pamilya. According to Gian, sabi niya, ito ang nagbukas ng malaking pagbabago sa kanyang kabuhayan. So, laking pasasalamat niya po sa Department of Agrarian Reform sa pagkakaroon niya ng lupang sakahan o agricultural land. At kanya rin ipinangako na dahil nasa dugunan na niya ang farming o pagsasaka, siya ay tutulong hindi lang sa kanyang pamilya, kundi sa mga kapwa niya magsasaka. At siya rin ay nagpapasalamat sa patuloy na tulong ng Department of Agrarian Reform sa kanya, sa mga suporta, unang-una siyempre ang kanyang pamilya.
ang patuloy na suporta ng dad pagdating sa kanilang pangangailangan sa pagsasaka. At pangako, o kaya ang pangarap din ni Secretary Estrella na ibinibigay sa mga maliliit na magsasaka. Ito ba is pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga pangangailangan nila sa pagsasaka. Yan po ang isang adhikain ng Department of Agrarian Reform. So di ba napagagandang istorya ito? Ay, sabi ni Gian, sa wakas, natupad na ang aking pangarap. Although, ito pa lang ang umpisa. Umpisa pa nga lang po ito. Pero depende na po sa kanya. Kasi sabi niya, bilang agriculture graduate, alam kong mapapaundad ko ang lupang aking natanggap mula sa agrarian reform. Mga kaibigan, mabanggit ko lang pala, mabalik tayo dun sa pag-aaral ni Lisa at ng kanyang kapatid na babae. Ito po ay isang uri ng pagsusumikap. Isang larawan ng kahirapan. Kasi ang nangyari, habang nag-aaral po sila, bago po pumasok sa eskwelahan, sa universidad, hindi po kagaya sila ng mga ibang mag-aaral. Dahil sila po, alam niyo ang kaibahan nila. Sila po ay pumapasok sa eskwelahan na walang laman ang tiyan. Ibig sabihin, kung paski breakfast bago pumasok sa eskwelahan, sa lunch, hindi lang natin alam kung ano yung kanilang sitasyon. Pero, ganun pa man, ang importante po rito ay ang kanilang pagpupursige na makatapos ng kanilang pag-aaral. Di ba, napakagandang inspirasyon po ito. Napakagandang halimbawa sa isang mahirap na tao na nagsusumikap, na iangat ang kabuhayan ng kanyang pamilya. Inyong natunghayan, mga kaibigan, ang isang very inspiring video, isang very inspiring story na isang nilalang na nagsumikap para mapaunlad ang kanilang kabuhayan ng kanyang pamilya. Well, sana naman ito po ay magdadala sa inyo, magdudulot ito ng inspirasyon sa ating lahat, sa ating mga kababayan, hindi lang po sa mga nakatatanda, mga may edad na, ito po ay lalong-lalong inihahandog namin sa mga kabataan na sana po gayahin nila ang pagsusumikap na ipinakita ni Gian Villacruzis. Gian Villacruzis, saludo kami sa inyo iha. At sa Department of Agrarian Reform, nagpapasalamat din kami sa inyong patuloy na pagtulong sa ating mga magsasaka. So, sa gobyerno po ni Presidente Bongbong Marcos Jr., alam namin na ito na po ang umpisa ng muli nating pagbangon. Mabuhay po kayo at maraming salamat in behalf of the farmers. So, then, mga kaibigan, nandito lang muna ang video na ito at sana po ay nakapagdulot ito sa inyo ng magandang halimbawa at sa mga kabataan, lalong-lalo na, sana isakatuparan nyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Paano ito mangyayari? Sa pamamagitan ng pagpupursigin nyong matapos ang inyong pag-aaral hanggang sa kolehiyo. Ayaw ba na pagkaganda? Well, till next video mga kaibigan. And as always, keep safe, take care, and God bless.